Inihayag ni Policy Analyst Attorney Michael Yosinco na may mga Department Secretary sa Duterte Administration na maaaring kunin ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil sa magandang record ng pamamahala nito. Ngunit may departamento naman na kailangan na ng bagong mamumuno. Kabilang narito ang Department of Health. There is a loud clamor for a new secretary in that department. So it would seem responsive on the part of the president or the incoming president to hear that clamor and put in a different secretary. Isa sa umani ng suporta ngayon upang maging susunod na health secretary, si Dr. Ted Herbosa. Kabilang sa nagsusulong na maupo ito sa pwesto ay ang Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI. Meron po kaming nire-recommend na hopefully siya pong tanggapin ng ating President-elect Marcos na siya pong gawing Secretary of Health. But of course, the final decision ay sa kanil pa rin po. At yun po, ang aming pong nire-recommend ay si Dr. Ted Herbosa. Si Herbosa ay kasalukuyang isang special advisor sa National Task Force Against COVID-19. Isa rin itong profesor sa Emergency Medicine and Trauma Surgery ng University of the Philippines, PGH, at faculty sa National Telehealth Center sa UP, Manila. Naging Executive Vice President ito ng University of the Philippines System mula 2017 hanggang 2021. Hindi na rin ito bago sa DOH. Mula 2010 hanggang 2015, nagsilbi ito bilang Health Undersecretary. Bukod sa PHAPI, inirekomenda rin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion si Dr. Herbosa bilang susunod na kalihim ng DOH. Aniya ito'y upang may pagpatuloy ang efforts ng pamahalaan upang makontrol ang COVID-19 pandemic. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Herbosa at wala pang ibinibigay na pahayag kaugnay ng rekomendasyon sa kanya na maging sunod na Health Secretary. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.